JB, I'm begging you. Please just let me be. Stay as far away from me as possible. Hindi mi kanya na ako na. Ba mag-lunch? Magluluto ako ng paborito mo. Mabuti dumalaw ka. This time, I needed to see you. Just want to make sure you're okay. Mabuti ang lagay ko, iho. Salamat sa pag-aalala mo. Talaga bang kailangan mo na umalis ngayon? Sige. Sa promise mo sa akin, ha? Sa susunod na pagpunta mo dito, dito ka magbibenta. Yes.
I'll deserve happiness, baby. Baby, papasok muna si Mama sa bahay, ha? Tukag muna. Bakit ba hindi ka mautusan ang sarili ko? Bumalik na lang agad sa'yo. Hirap na ikaw. Kahit na yata ang pag-ibig, parang hindi na ako kayang itawid doon sa daan papunta sa'yo. Mami, sabi ni Tito JP sa'yo daw to. Sige na, bumaba ka na. Tapusin ko lang yung pwede ng mga damit mo bago ko kung saan. Opo.
rocks of ancient well bones and large open wind that point straight up. Interesado ka eh. So sayo, hindi ko nasubukan. Ano? Yung lamp kanina, ang hirap lutuin. Ang daming steps, ang daming ingredients. Pero okay naman basta ba? Masarap naman daw. Yung dessert, yung sorbet, dapat mango yun eh. Pero nakikita ko sa grocery store ng kiwi. So I thought, baka mas maganda kung ibang flavor naman. Sabi ni Mamuji, masarap naman daw. Sabi rin na Ate Guada. Ikaw. Baka gusto mo, meron pa sa'yo. Kuha kita? Eh, ano ba? Nagustuhan mo ba yung dinner? Kasi kung hindi pa mo naman sabihin sa akin eh. Kahit na anong reaction, okay lang. Basta pansinin mo lang ako. Kahit na ano tatanggapin ko, pansinin mo lang ako. Masarap yung pagkakaluto mo. Yun na. Masarap. For heaven's sake! Ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang pagpapansin yung gusto mong gawin ko? Ellie, birthday ko ngayon! Birthday ko ngayon! Pag-usapan na natin ito. Handa na akong pag-usapan ng lahat. Galit na galit ka na sa akin, alam ko. Sa lahat ng ginawa ko, at sa lahat ng hindi ko magawa. Karapat-dapat mo lang akong kasaklaman. Alam ko yun. Natatanggapin ko. Hindi na akong papaliwanag pa. Inihingi ng pagpapatawad mo. Hindi ko na gagawin. Kasi, alam ko, wala na akong karapatang hingin pa yun sa inyo. Sa'yo, nilabis-labis yung sinaktan. Oo. Oo, Ellie. Galit na galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa mga nangyayari, sa relasyon natin. Galit na galit ako. At minsan iniisip ko, this is so unfair. Na dapat di ko naman dinadalas sa mga paghihirap na ito eh. Kahit gustong-gusto ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Oh, Ellie, galit na galit ako sa'yo. I hate it when you take me for granted, when you push me away. When I expect to say I love you to me before you go to bed, but you don't. And most of all, I hate you because I can never hate you enough. Hindi ko alam kung ano yung kapangyarihan na hawak mo sa puso ko, sa pagkatao ko. Na kahit na anong gawin mong tulak sa akin, na kahit na anong gawin mong pagpapasakit sa damdamin ko. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Yung galit na sapat. Ang sapat para iwan kita. Hindi ko magawa. Kasi mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal kita. At galit na galit ako sa'yo kasi hindi mo nakikita yun. Yung pagmamahal ko sa'yo.
yan kahit ano ang convincing gawin ko sa sarili ko. Na huwag ka na mali, naiwan na kita, nakalimutan na kita. Hindi ko magawa. Ikaw pa rin yung laman ng puso ko. And ikaw lang mamalig ko ng ganito. Ikaw lang. Pero hindi ko alam kung paano suklihan ang lahat ng pagmamahal mo. Gustuhin ko man. Hindi ko kaya. Jackie, lutong-lito na ako. Natutuwa ako na nagpunta ka sa kapatid ko. Na pinatawad mo na siya. Gusto kong gayahin ka. Gusto ko na rin makawala sa lahat ng sakit. Sa lahat ng galit na naramdaman ko. Jackie, paniwalaan mo ko. Pero gustuhin ko mang tumigil na ang lahat ng to. Hindi ko pa rin kaya eh. At gaya mo, nagagalit din ako sa taong kaharap mo ngayon. Galit na galit ako sa kanya. Kapag nakikita ko siya at nakikita ko kung gaano kanya na sinasaktan, lalo ko siyang kinamumuhayan. Lalo kong kinasusuklaman ang sarili ko. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako ngayon. Pero ang totoo, Jackie, sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng ginawa ko, wala na yata si Ellie. Patay na yata siya. Ellie, kaya hindi ako umibitaw sa'yo kasi naniniwala ako. Nandiyan pa rin yung Ellie na minahal ko. Nandiyan pa rin nararamdaman ko. Nandiyan sa loob mo, Ellie. Nandiyan pa rin si Ellie. Ellie. Ikaw. Ikaw, nakikita mo siya. Pero ako hindi. Hindi ko na siya makita. At hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Kaya sana hayaan mo muna ako para mahanap ko ang sarili ko. Hayaan mo muna ako. Baka sakaling makita ko pa yung Ellie sinasabi mo. Salang hiling ko. Sana pag nahanap mo yung sarili mo, sana ako unang palikan. JB, andito na ako. Fallen too far off track, and I have to find my bearing again, my direction. I need to understand why all these things have happened to us, to me. I believe there's a lesson to be learned here somewhere.
Naiintindihan ko na. Na kailangan mo itong gawin para sa sarili mo. Alam mo, itong pag-uusap na to, itong pinakamagandang birthday na natanggap ko buong buhay ko. Ngayon, at least alam ko na na hindi mo ako kinamumuhian. Sumulan pala mapag-isa. Pero Ellie, kung sasabihin mo sa akin iwan kita, umalis ako, hindi ko gagawin. Pero kung sabihin mo yung gusto mo, gusto mo na tumahimik kahit magkasama tayo, huwag mo kong kausapin. Okay lang sa akin, gagawin ko. Para makahinga ka lang sa lahat ng ito gagawin ko. Huwag mo lang sasabihin sa akin na umalis ako. Naiwan kita. Dahil hindi ako papayag. Maraming salamat sa lahat ng pangunahan. Pero ulitin ko, Jackie. Maiintindihan ko kung mapagod ka. Happy birthday. Anong ginagawa mo dito? Wala pa ba yung inabot ko sa'yo? Yung inabot mo sa akin? Ang gusto mo? Asan si JB? Ilabas mo na ang anak ko. Wala siya dito. Umalis ka na. Okay. Talo ako. Malaki ang paniniwala niya sa'yo. Mas malakas ang hawak mo sa kanya ngayon kaysa sa akin. Mas pinaniniwalaan niya yung mga pinagsusumbong mo sa kanya. Mga paninirang puri mo sa akin. You win! You win, Celine! Now just give me back my... Tell him I'm sorry. Tell him, hindi na ako magmimasok sa buhay. Tell him, I don't care what you tell him. Just send him straight home to me. Kung sakali man maligaw si JP dito, I will personally deliver him to your doorstep. But I doubt that will happen. I doubt na mangyayari yun pagkatapos ng lahat na nangyari sa akin. Ikaw man si JB. After what you did. After killing my baby. Ano pa bang mukhang nakaharap niya sa akin?
This much I can say about JB. Kahihiyang pa siyang natitira. May kaluluwa pa siya. Wala siya dito. At hindi ko alam kung nasan siya. Pero kung saan man siya naroon, manatili na lang sana siya dun. Because he is better off there. You deserve all of this. But most of all, you deserve to be abandoned by the last person who stuck by you. Asang sarili mong anak, iniwan ka? Akala mo ba? Dadating ang araw na matatanggap kita. Oh, noong ka, Celine, kahit pumuti pang uwak, hindi dadating ang panahon na matatanggap ang isang katulad mo. Because you're a slut. Slut, and you will always be a slut. And nothing like that could ever be part of my family. Hindi isang katulad mo ang maaaring magdala ng pangalan. Well, from one slut to another, you can take your precious name and ram it down your throat. How dare you? No! How dare you? And at this very moment, there is nothing more that I want to do than kill you. I want to strangle you. And with pleasure, watch as your eyes pop out of their sockets while you gasp for your last. Wala na akong asawa. Wala na akong anak. Wala na akong pakialam. Patayin talaga kita. To take one step forward. Just one step.
iniisipin, para bang napakalain na narating ko. Pero hindi ko inakalang dito ako makakarating sa kung nasan man ako ngayon. Akala ko, ito ang dapat kong puntahan. Akala ko dito ako magiging masaya. Pero nagkamali ako. Dahil kung nasan man ako ngayon, naiiwan ko kayo eh. Naiiwan ko si Kuya. Nakalimutan ko lahat ng tinuro niya sa akin. Naiiwan ko ang puso ko. Kung ano man ako, meron ako ngayon. Lahat ng meron ako ngayon. Wala nang silbi. Dahil wala na kayo. Kayo na nagmahal sa akin ng totoo. Ma, that's... Pagod na ako. Pagod na ako. Tulungan niyo ako. Gabayan niyo ako sa mga desisyon ko. Hindi ko na alam kung paano o kung saan magsisimula ulit. Bakit pa kasi mag-iwalay pa kayo ng kwarto? Gusto nilang bigyan ng espasyo ang isa't isa. Eh bakit nga? Eh yun ang napagkasunduan nila. Napakasunduan nila na magkalayo ganun? Ay nako, naguguluhan ako aling bebing ha? Ay, kaya nga, huwag ka na mag-isip nang di ka naguguluhan. Ah, ganun? Ay, hindi. Oo. Hindi pwede. Ako, ano sinabi nga ako? Princess, kung magiging ganyan kayo, kung hindi, paano kayo maging close ni Papa Eli kung ganyan tayo? Doon ka ulit sa kwarto nyo. Ate Bada, relax. Diyan ka lang. Ano yung bebing nga? Diyan ka. Sabuti niya yung ganito. Matihiwalay man kami ng kwarto, at least. Nag-uusap kami, di ba? Walang away, peaceful coexistence, ganun lang yun. Ako, hintayin lang yung araw na magiging handa si Elliot. Alam ko, darating ang araw niya. Kaya, huwag na nating kontrahin ng discussion ni Princess, ha? Tumulong na lang tayo. Malay mo, isang araw, si Ellie na nilipat sa kwarto nito. Ay, go tayo dyan! Go, go, go! Ano, mayroon pa ka doon? Ano, go! Ano, mayroon pa ka doon? Ano, mayroon pa ka I just want to know. Kung sinabi sa'yo na ako, kung saan siya napunta? Pumunta? Kahapon dumaan siya dito. Kinumusta ako. Pero wala naman siya sinasabi sa akin ng kahit na ano. Huwag mo akong paglihiman, Gloria! May nangyayari ba? Anong nangyayari kay Jaime? Naglayas si Jaime. What? Oh my God. Papahanap natin siya. Kakausapin ko yung mga dapat mong kausapin. Magpatulong tayo kay Ellie. Hindi na! Babalik si Jaime kung gusto niya. Huwag mong ipahanap siya. Ikaw? Paano ka na? Hindi mo na kailangan magpanggap na may pakialam ka sa kapakanan ko. Nabubuhay ako na wala ka at kaya ko rin mabuhay na wala si Jaime! Ate? Kailangan ko ba talaga pagdahan ng lahat ng ito? Si Pagpap naman sunod-sunod ang tao.
naman ng time out. Siguro kailangan. Kailangan dumating pa sa buhay ko. To realize that I am worth nothing. Kailangan nandiyan si Marcia. Para masuklihan ko yung mga sa akin. Hindi ko na nakita yung baby natin. Siguro kasi nakikita na siyang makasama ka. Siguro kasama ko siya, no? It's our babies. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. I miss you so much. Please help me through this, Bray. Napapaniwalaan ko naman na hindi natatapos. Ito nung tubig man muna kayo, baka kung paano kayo yan eh. Malamang hindi pa siya nakakalayo. Ang kutob ko nandito pa rin siya sa Maynila. Pwede pa natin siya hanapin. Hindi mo kaya tama si JB. Tama na lumayo muna ho siya. Ang sabi niya sa sulat, gulong-gulo siya sa mga bagay-bagay, kaya siya umalis. Pero saan siya pupunta? Paano siya mabubuhay? Wala siyang kapere-pere sa ngayon. May sigurado ko ako. Alam ni JB kung ano yung ginagawa niya ngayon. Pero natatakot pa rin ako. Baka kumapano siya sa ginagawa niya. Alam niyo ho, kami dalawa ni JV, matagal na ho kami magkakilala. At nararamdaman ko na kung meron man siyang ginawa na desisyon na nanggaling talaga sa kanya, yung hindi idinikta ng ibang tao, yung hindi dahil sa pressure ng ibang tao, ito na siguro yun. Pero hindi niya gusto na saktan kayo o si Tita Corazon. Ginagawa niya ito para sa sarili niya. Ito lang ang ginawa niya para sa sarili niya. So this time, I choose to believe in him
Gusto kong bigyan siya ng pagkakataon para panindigan kung ano yung desisyon na ginawa niya. Sana. Sana na sa mabuting kalagayan si Jaime. Why are you entering my son's life again? Akala ko dati, hinahabol-habol mo yung anak ko because you want to lay your hands on our money. Pero hindi pala. Dahil kahit ganito na lang kami, andyan ka pa rin bubuntot-buntot, hounding my son like the bitch that you are. Hindi pa inuud ang bangkay ng asawa mo sa ilalim ng lupa, lumalandi ka na naman! Pinangapuan mo ako, anak. Sinabi mong hindi mo ako iiwan. Na mahal mo. I invested in you. Dahil ikaw lang ang meron ako. Tinalikuran mo rin ako. Tinalikuran mo ako dahil sa babaeng yun. Dahil sa babaeng yun, kinalimutan mo ang sarili mong ina. Iniwan mo rin ako eh. You abandoned me! You abandoned me! Anong kwenta kang anak? Wala kang kwenta, Jaime! Wala kang kwenta, anak!